POV. Naiinis ako sa tuwing hindi ako pinapansin ng asawa ko. Palagi siyang galit at nakasimangot sa akin kahit wala naman akong ginagawa. Oo, noon nasasaktan ko siya physically and emotionally, pero dahil din yung sa ginagawa niya sa akin. Ngayong bibigyan ko na siya ng permiso sa lahat ng away namin, inaabuso niya ako. Porket alam niyang mahal na mahal ko siya, ay lalong lumakas ang loob niyang saktan ako. Nasasaktan ako pero hindi lang halata. Simula't sa pulay ganito na kami. Niminsan na hindi ko naramdaman na naging asawa sa sakin. Maliban na lang kung kinakailangan ko siya sa kama. Madalas pinipilit ko pa siya para magpagalaw sa akin, kaya awang-awa na ako sa sarili ko. I am Connor Marcelo, a CEO, a multi-billionaire, young and famous at the age of 30. Lahat ng tao ay mataas ang tingin sa akin maliban sa sarili ko. Ang liit at ang baba ng tingin ko sa sarili ko dahil hindi ko makuha ang puso ng asawa ko. Ngayon ay naglalasing ako para makalimot at tama nga. Sa dami ng alak na nainom ko ay nakalimutan ko ng dahilan kung bakit ba ako naglalasing. Basta namamanid ang mukha ko at parang umiikot ng paningin ko. Kaya nag-decide na akong umuwi. I fastly drove my car to home. But sa iba ko dinala ng sasakyan ko. Sa isang high-end unit ako dinala ng mga paa ko. Sa unit kung nasaan naroon ang assistant kong si Bianca. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of her. Nakakatawa, narito ko ngayon at lasing na lasing para puntahan ang assistant ko na minsan ko nang kinama. Ang assistant ko na virgin ko. Ngayong lasing ako, ano nga bang ginagawa ko dito? Nandito ako dahil tatanungin ko siya kung pagmamayari ba talaga to ng pinsan niya. Sa pagkakaalam ko, pag-aari ito ng isang Chinese businessman. So paano ito naging pagmamayari ng pinsan niya? Ibig sabihin, pinsan niya yung Chinese na yun? O ibig sabihin, nagsisinungaling siya sa akin? Kailangan kong malaman. Ang sabi niya pa kasi bawal raw siyang magpatuloy ng bisita. Kaya bawal ko raw malaman ang address niya. Ano bang tinatago niya? Bianca! Lumabas ka dyan! Bianca, alam kong nagsisinungaling ka. Kaya humanda ka sa akin ngayon! Panayang kalampag ko sa pintuan niya. Hindi ako tumigil sa kakatok hanggang hindi niya ako pinagbubuksan. Bianca! Bigla akong natigil na biglang bumukas ang pinto. Nawalan ako ng balanse at aksidenteng napaakap sa kanya. Sir Connor, ano pong ginagawa niyo dito? Halatang nabigla siya na makitang mukha ko. Nakaakap ako sa kanya habang nakadukduk sa leeg niya. Mukhang naabala kong paliligo niya dahil nakatapis lang siya ng tuwalya at tumutulo-tulo pang tubig sa buhok niya. Anong ginagawa ko dito? May gusto lang naman akong patunayan sa sarili ko. Bumitaw ako mula sa pagkakaakap sa kanya at susuray-suray na naglakad patungo sa kwarto. Alam kong may tinatago ka dito. Nasaan yan? Sinundan niya ako sa loob para awatin. Ano bang sinasabi mo dyan? Anong tinatago? Wala akong tinatago. Tinignan ko siya ng matalim. Sinungaling, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong ipaalam sa akin kung nasan ka? Bakit kailangan ko pang humanap ng private investigator para matuntun ka lang? Ano? Bakit? Bakit kailangan kong ipaalam? Sir, naka-leave ako. Choice ko kung sino lang ang pagsasabihan ko ng address ko. Kagaya ngayon, lasing kayong pumunta dito. Paano na lang kung may makakita sa inyong pumasok dito? May asawa po kayong tao. Ano na lang pong iisipin na makakakita sa inyo? I know what she is pointing about. Sinasabi niyang mali ang pumunta ako dito. Mali ang pumasok pa rito sa loob. Okay. Mali na ko mali, pero kapag ganito malungkot ako, siya yung naiisip ko. Wala akong pake. Sinandal ko siya sa dingding habang hawak ko siya sa magkabila niyang balikat. Walang ibang tumatakbo sa isip ko ngayon kung hindi ang paaminin siya. Sino ba talagang nagdala sa'yo dito? Boyfriend mo ba, ha? I shake her shoulder. Sir, ano ba? Lasing ka lang eh. Hindi mo naman dapat pang itanong yung mga bagay na yan. Dahil boss lang kita. These words of her makes me stop. Ha? Napaatras ako ng isang hakbang. Ngumiti na nakakaloko at umiling. Oo nga pala. Boss mo lang ako. Alam mo kahit ako rin nagtataka kung bakit nga ba ako nandito. Bakit ba ako nandito sa assistant ko na ayaw naman magsabi ng totoo? Ano po ba kasing totoo? Kung may boyfriend ka na ba o ano? Ang simple ng tanong ko kaya sagutin mo na lang. Eh wala nga po akong boyfriend eh. Bakit po ba kailangan ko pang ulit-uliting sabihin?
Simula pa lang ay sinasabi na niya na wala siyang karelasyon. Pero bakit ngayon ay ayaw kong maniwala? Nilapit ko mukha ko sa kanya. Tinitigan ang mata sa mata. My vision is blurred pero kitang-kita ko pa rin kung gaano siya kaganda. She's near to a perfect goddess and that's the reason why I'm acting like this. Fine, okay lang ba kung tawagin kitang akin kahit sandali lang? Kinulong ko siya sa mga bisig ko at aksidente kong natanggal ang tuwalya nakatapis sa kanya. Tumambad sa akin ang hubad niyang katawan at dito nagtagal ang tingin ko. Itong katawan na itong nagpapabaliw sa akin. Buhat ng matikman ko to ay para na akong nabuhayan pagdating sa kama. Kung ano-anong nai-imagine kong posisyon kasama siya. Sir, hindi po pwede. Sir, umuwi na po kayo. Kung tatanungin ko siya kung maaari kong hawakan ang napakagandang dibdib na ito, okay lang ba? Kung hihilingin kong halikan niya ako ng tama, okay lang ba? At kailangan kong ipaalam sa kanya na baka kailangan ko na ang pagmamahal niya. It set off something in me. I can't explain and I can't wait to be with her again. Bianca, pinigilan ko siyang pulutin ng tuwalyang nahulog sa sahig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na gusto ko siyang maangkin ngayong sobrang lungkot ko. Bianca, ano bang meron sa'yo? Bakit ako nagkakaganito? Gusto kita, Bianca. Gustong gusto. Hindi ako lasing. Sadyang, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para aminin sa'yong nararamdaman ko. Hindi na ako naghintay ng sagot niya, kaagad kong sinakop ang mapula niyang labi at pinako siya muli sa pader. Alam ko nagulat siya sa ginawa ko, pero huli na para huminto ako. Ibang init na nararamdaman ko ngayon at kailangan ko tong ilabas. Napakaingay ng ginagawa kong paghalik sa kanya. Ingay na nakakadagdag sa sarap na pinapalasap ko sa kanya. Mula sa kanyang labi bumaba ang mapusok kong halik sa laag niya. At habang pinapaliguan ko siya ng halik ay naglalandas naman ang mga kamay ko sa kanyang kabundukan. Wala akong nakuhang pagtanggi mula kay Bianca. Hinayaan niya lang akong paliguan siya ng halik. Nakita ko po napapatirik ang mata niya sa ginagawa ko. Sabi niya, gusto mo rin ako. Sabi ko pa nang narinig kong mahina niya pag-ungol. Sunod na bumaba ang halik ko sa kanyang hinaharap. Dito'y para akong uhaw na sanggol na ilang oras na pang dinaya din ng kanyang ina. Nalalasing lalo ako sa sarap. From now on, these are mine. Bilang tanda ng pagiging akin ay nag-iwan ako ng marga. Sir, ayaw ko na po. Sandali akong tumigil at tumingala sa kanya. Really? You want me to stop? Pag-uulit ko sa kanya. Tumango siya sa akin habang hinihingal pa. Hindi ako naniniwala na gusto niya akong huminto. Bianca, tayong dalawa lang nandito. Kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Nagawa na natin to noon. Kaya alam kong gustong gusto mo din to. Alam ko rin na gaya ko'y may gusto ka pang abutin. Kaya huwag na nating lokohin ang sarili natin. Sir! Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Okay lang ba talaga, Bianca? Pagsisiguro ko na bukal sa loob niyang gagawin ko. Once kasi na magsimula ko sa gagawin ko sa kanya, ay sinisigurado ko nang hindi-hindi niya ito malilimutan. Dahil gagalingan ko talaga para siya mismo mahumaling sa akin at mag-aya sa susunod. Lahat ng imahinasyon ko pagdating sa kama ay gagawin ko ngayon. Pwede kang umungol hanggat gusto mo, pero ipangako mo sa akin kakayanin mo to. Kinaya ko nga noon, ngayon pa kaya? Maingat pa kasi ako noon, pagyayabang ko pa. Latang-lata siya na napadapa sa kama, akala niya tapos na kami. Ngunit, ang hindi niya alam ay wala pa kami sa climax. What? Bakit pag-iisipan mo pa? Alam naman natin parehong kapwa tayo nag-e-enjoy sa ginagawa natin ganito. Kasi natatakot ako na baka may makaalam nito. Ayoko ng gulo. Ako nang bahala sa'yo, Bianca. Walang makakaalam nito unless ipagkakalat mo. Gaya nga nasabi ko, gusto kita, Bianca. At nababaliw na ako sa'yo. Kaya ipangako mo sa'kin na sa'kin ka lang magpapagalaw at ako nang bahalang magpaligaya sa'yo. Gagawin kitang prinsesa. Prinsesa? Ah, dahil may reyna ka na nga pala. Nakita kong pagkadismaya sa kanyang mata. Ayoko siyang pag-usapan, Bianca. Pumayag ka lang na maging kabit ko. Araw-araw kitang pasisiyahin. Okay ba yun? Ha? Sige, pumapayag ako maging kabit mo. Pero sa isang kondisyon, kapag nasa trabaho tayo, boss kita, tauhan mo lang ako. Kapag gabi lang tayo magkarelasyon, okay? Walang problema. Hindi ko inaasahan na ganito ko siya mabilis na mapapapayag. Pero wala namang kaso yon. Sobrang saya ko ngayon dahil sa wakas ay muli ko nakuha ang babaeng gusto ko. Siguro naman ni Gaya ko'y may gusto rin sa akin si Bianca. Kaya siya pumayag na maging kabit. Malaking factor din siguro dahil akong una nagbigay ng karanasan niya sa kama. Kaya pumayag siya kaagad. Okay, alam ko naman kung saan ako lulugar.
Sayong-sayo ko't okay lang sa akin kahit na may asawa kang tao. Dapat lang, Bianca, iba akong magmahal. I'm warning you, sobrang seloso ko, kaya huwag kang gagawa na ikakaselos ko. Baka makapatay lang ako. Nang matapos kami, nahiga ako sa tabi niya at yumakap. Hindi pa rin ako makaget over sa katawan niya, kaya umisa pa ako. Pero kakaupo pa lang ni Bianca sa kandungan ko nang biglang tumunog ang doorbell. Nagmamadali niyang inalis ang sarili sa akin at nagbihes. What the heck, Bianca? Pwede mo lang hindi buksan. Bakit sino ba yung kumakatok? May inaasahan ka bang bisita? Iritadong tanong ko. Alas 9 na kasi ng gabi. Shhh! Sanenya-sanya akong tumahimik. Hintayin mo na lang ko dito. Huwag kang lalabas, ha? What? Iniwan niya ako sa kwarto at nagmadali siyang pagbuksan ang kumakatok. Ayoko siyang pag-iisipan ng hindi maganda, pero bakit kailangan niya pang sabihin tumahimik ako? May inantay ba siyang bisita? Kung meron, ano palang gagawin nila rito sakaling hindi ako pumunta dito? Kakaibang selos ka agad ang naramdaman ko. Naiinis ako ng ganito kaya minabuti kong silipin kung sinong Judas. Yung kumakatok. Nagulat ako na makilala kong taong nakausap ni Bianca ngayon. Putang ina, naloko na. Napakuyom agad ako ng kamao ko. Bianca's POV. Hindi ko inaasahan na may darating pa akong bisita ngayong gabi. Hindi ko nga in-expect na darating yung boss ko at may mangyayaring muli sa amin at magiging kabit niya ako ng ganun kabilis. May dumating na naman na hindi ko inaasahan. Habang nasa ibabaw ako ni Connor at nagsisimulang gumiling, ay biglang tumunog ang doorbell. Kinabahan ako at mabilis na umalis sa ibabaw ng boss ko. Ang unang taong pumasok sa isip ko ay nasa labas ng pinto ay isa lang. Si Doktora Dorothy. Alam ko siya nagplano ng lahat ng ito pero nahihiya pa rin ako sakaling makita niyang asawa niya dito. Alam kong ikakatuwa niya kung malalaman niyang may nangyari sa amin ngayon ng asawa niya pero pinili ko pa rin na huwag munang sabihin. Binilinan ko rin si Connor na huwag lalabas ng kwarto dahil nga baka si Doktora Dorothy ang tao sa labas. Hindi naman siya sa pag-aano pero ayokong lalo siyang ma-disappoint sa asawa niya. Ayokong malaman niya na ganun ko lang nagawa ang mission ko ng ganun kabilis. Asawa pa rin siya ni Connor kaya kahit sabihin niya na hindi niya ito mahal ay alam kong masasaktan pa rin siya. Kabado kong binuksan ang pinto at nagulat ako sa taong nakita. Hindi si Doktora Dorothy ang bisita ko ngayon kung hindi si... Sir Warren? Parang gusto ko na lang isara ulit ang pinto. Hi Bianca, nistorbo ba kita? Bali, naisip ko kasing dalang ka ng pagkain. Medyo bored din ako sa unit ko kaya naisip kong dalawin ka. Inabot niya sa akin isang paper bag na may laman na sa tingin ko yung mga Japanese food. Salamat. Okay naman si Sir Warren para sa akin. Mabait siya at masarap kausap. Pwede ko naman sana siyang papasukin para makipagkwentuhan sa kanya. Kaso hindi na pala pwede. Sorry sir, ano kasi? Inaantok na po kasi ako. Kahit gustuhin ko pong papasukin ka at makipagkwentuhan. Inaantok na ako eh. Galing po kasi ako sa lagnat. Pasensya na po. Pagsisinungaling ko. Well, kababanggit lang kasi ng boss, / loverboy ko na, wag na wag raw akong gagawa na ikakaselos niya. Kahit na masabihin kong bagong kaibigan ko si Warren ay tsak na hindi niya maintindihan. Ganun ba? No worries. Marami pa namang next time dahil malapit lang din naman ditong unit ko. O paano, mauna na ako. Pasensya na ulit. Opo sir, sige po. Dali-dali kong sinaradong pinto at bumalik sa kwarto. Pagdating ko sa kwarto, ay mukha kaagad ni Connor na nakasambulot ang sumalubong sa akin. Kung tignan niya ngayon ako ay para bang may malaki akong nagawang kasalanan. Tss, kaya pala. Kaya pala ayaw mo kong palabasin dito ay dahil darating si Warren. How ironic. Alam ni Warren ang unit mo, samantalang ako. Kinailangan pang magpaimbestiga. Pero Connor, kaya lang naman niya nalaman yung... Hindi niya ako hinayaang makatapos ng mampaliwanag. Kaagad siya nagsuot ng damit at parang hangin lang akong dinaanan. Kakasimula pa lang ng relasyon natin, ganito na kaagad yung pinaramdam mo sa akin. Saan niya bago tuluyang lumabas ng pinto? Napangiti na lang ako ng mapait na mag-isa. Bakit parang kasalanan ko pa ata ngayon? Nakakatawa siya mag-react sa mga simpleng nangyayari. Gusto niya makipagrelasyon pero ayaw niya ayusin ang ugali niya. Ginagaya niya ako sa asawa niya. Kung sa bagay, wala akong magagawa kung hindi ang magtiis. Wala eh, nandito na ako. Naumpisahan ko ng mission na inuutos sa akin ni Doktora Dorothy. Kaya wala akong ibang gagawin kung hindi ang magtiis. In fairness, ang cute niya magselos. Buong gabing hindi ako nakatulog dahil inaalala ko siya. Yung pag-walk out niya ba na yun? Ibig sabihin nun ay end of the relationship na yun? My God, 1 hour lang naging kami. Isip ako ng isip kay Connor buong gabi hanggang sa kusa na pumikit ang mga mata ko.
Kinabukasan, ganito yata talaga kapag in a relationship na. Kailangan mong paganda para sa partner mo, lalo na sa case ko. Kailangan kong palalimin ang relasyon na sinisimulan namin. Para sa gayon ay madali kong matapos ang misyon ko. Inabot ata ako ng ilang oras sa harapan ng salamin bago na kontento sa itsura ko. Hindi ko nakalimutang mag-spray ng pheromone perfume bago umalis. Good thing sa nalipatan ko ngayon ay walking distance lang sa company ni Connor. About less than 20 minutes lang na paglalakad ay narating ko na kagad ang company pinagtatrabahuhan ko. Gaya ng mga nakaraan, muli na naman akong pinagtinginan ng mga empleyado. Ang ilan pa sa kanila ay nag-hi pa sa akin at lumapit. Hi, good morning. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Sasagutin ko palang sana ang tanong ng lalaki nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Try to give your name. I will remove him from this company. Try me, said a familiar voice to me harshly. When I look back, I stood up straight. It's the CEO. And you, sunod niyang kinausap ang lalaki. Go back to your work and do your job. Ayoko naman naglalandian dito sa hallway. Yes po, sorry po, sabi na lang ng lalaki. Naunang pumasok ang CEO sa loob ng elevator at sinadya ko talaga hindi sumabay. Inaantay ko sumarang elevator pero hindi sumasara. Meaning kailangan may pumasok para may pumindot ng buton. Kailangan kong pumasok at sabayan siya. Nang sumara ng elevator ay pinakiramdaman ko ang CEO kung kakausapin ba ko o ano pero wala. Wala siyang imik hanggang sa makarating kami sa 39th floor. Para akong tuta na nakasunod lang sa kanya, ngunit hindi ako gaano makasunod dahil malalaki ang ginagawa niyang hakbang. Binati siya ng sekretary niya si Cindy, ngunit hindi siya nag-abalang huminto. Kahit tinihingal ako na lang ang bumati kay Cindy. Mukhang wala na naman ata sa mood ang CEO, Bianca. Mag-iingat ka? Oo, mag-iingat talaga ako. Salamat, Cindy. Mag-iingat talaga ako at babantayan kong puso ko. Hindi ko kailangan maapektuhan kapag nagiging hard sa akin si Connor. Pagdating namin sa loob ng kanyang office ay nakita kong hinarap niya kaagad ang isang tambakan ng pirmahin na papelas. Ako naman idumerecho kaagad sa pantry para ipagtimpla siya ng kape. At pagkatapos kong magtimpla ay nilapag ko yun sa lamesa. Coffee niyo po, sir. Sabi ko na lang at saka tumalikod at pumunta sa table ko. Yes, itong pakiusap ko sa kanya. Pumayag ako maging kabit niya pero nakiusap ko sa kanya na kapag nasa office kami ay kailangan naming maging professional. Pag-upo ko'y may nakita kong isang rose na may note. I'm sorry, will you be my date tonight? Yan ang nakasulat. Kinilig ako tinamoy ang bulaklak. Nagsosorry ang CEO dahil sa nangyari kahapon at itong pamamaraan niya. First time ko makatanggap ng bulaklak sa buong buhay ko, kaya kahit nalantana tong rosas ay sinamyo-samyo ko pa rin. Napatingin sa akin ang CEO at kinunutan lang ako ng noo. Nakita niya sa aktong inaamoy-amoy ko lantang rosas na galing sa kanya. Okay lang, you're always forgiven. Sige, payag na ako maging date mo mamaya. Sabi ko habang kinikilig, he nodded his head. Nung nakaraan pa yan, nung napagalitan kita sa harap ni Warren, mayabang niya pagkakasabi para tuloy akong napahiya. Ha? Ibig sabihin, hindi ka magsasorry ngayon? Why should I? Ako bang may kasalanan? Bakit? Lalo namang hindi ako. Wala naman akong ginawa ah. Pinagbuksan ko lang yung kumakatok. Depensa ko ngunit hindi niya ako tinignan. Para siyang bata kong makaasta, isang batang nagtatampo. Please, ayoko munang marinig ang sasabihin mo, Bianca. Saka ikaw na rin may sabi na kapag nasa office tayo, labas ang relasyon natin. Be professional, Bianca. Ibang klase talaga tong si Connor na to. Kabago-bago namin ang harsh kaagad sa akin. Hindi ko alam kung paano aamuhin ang isang tulad niya, hintayin ko na lang na siyang maunang bumati sa akin. Makalipas ang 2 oras ay marami na akong nagawang trabaho at nasagot na tawag, samantalang siya naman ay nangangalahati na sa kanyang mga pinipirmahan. Wala pa rin kaming imikan hanggang sa may dumating sa office na isang bisita, dahilan para mabasag ang katahimikan ng lugar. Good morning, Bianca. Kamusta ka? Okay ka na ba? Magiliw na tanong ni Warren. Sasagutin ko pala sana si Warren na biglang padabog na. Nilapag ng CEO ang kanyang fountain, dahilan para mapatingin ako sa kanya. He is looking to me darkly at kala mo may nagawa na naman akong kasalanan. Natatakot tuloy ako na baka ipahiya na naman niya ako sa harap ng kaibigan niya si Warren. Okay lang po ako, Sir Warren. Tipid na sagot ko para hindi na humaba ang kamustahan namin. Good to hear that. Kamusta yung lasa na binigay kong pagkain sa'yo? Masarap ba? Sinasagot ko naman ang lahat ng tanong ni Sir Warren pero kay Connor ako nakatingin. Yes po.
Yun yung kinain ko kaninang breakfast. Masarap po. Wow, I love to hear that. Gusto mo mamaya dalhan ulit kita ng food? Dito ko na nakita naningkit ng mga mata ng CEO at nakakuyom ng kamao. Ibig sabihin, hindi niya nagugustuhan ang pakikipag-usap ko kay Sir Warren. Nagsasalos ba siya? Bilang pambawi, ngingitian ko sa Sir Warren at magalang na tumugon. Pasensya na po, Sir Warren. Seloso po kasi yung boyfriend ko kaya hindi ko na po matatanggap ang ibibigay mo. Ayaw niya raw po na may ibang lalaki akong pinapapunta sa unit ko. Dahil bukod sa nagsaselos siya, pangit daw pong tingnan sa part ko. Pasensya na po talaga. Oh, I understand. Kaya ba hindi mo ko pinapasok sa unit mo dahil nandun siya kagabi? Opo, ganun na nga po. Biglang nasamid si Connor sa narinig na usapan namin. Mamatay-matay siya sa kakaubo. Kinilig naman ata masyado. Agad naman siyang nilapitan ni Warren at ako naman ay dali-dali na nagtatatakbo patungong pantry para kumuha ng tubig. What happened, Connor? Napano ka? Tanong ni Warren sa kanya. Sir Water po. Nang humupang samid niya ay pinainom ko siya ng tubig. Thanks, I'm okay now. Kinaba naman ako sa'yo, Connor. Anyway, I came here because I want to give you this personally. Inabot ni Warren ang isang kwadradong white envelope kay Connor at pagkatapos ay naupo. I personally invite you to my birthday, just in case you forgot. How can I forget your birthday? Taon-taon bisita mo ko. Of course, pupunta ako. Well, you should. Isama mo si Dorothy, ha? Napatingin sa akin si Connor. Mukhang iniisip niya magiging reaction ko. Well, wala naman akong nakitang mali kung in-invite ni Warren na mag-asawa. Labas na ako doon dahil pang nako na sandali lang ang role ko. Bukas ay wife and husband moment muna at nirerespeto ko yun. Mayapay nagulat ako dahil nilapitan ako ni Warren. Inabutan din niya ako ng invitation at hindi ako makapaniwalang inimbitahan niya din ako. Of course, you are invited too. Pwede mong isama yung boyfriend mo para hindi na niya ako pagselosan. Pero much better kung hindi mo siya isasama para ma-enjoy mo yung party. Sabi pa ni Warren, I was invited by a billionaire / CEO's birthday at ni isa talang na aking buhay. Ay hindi ko naisip na maiimbitahan ako sa isang birthday na hindi basta-bastang personalidad. I will expect you to be there, Bianca. Yung pag-attend mo lang ay okay na sa akin na regalo yun. Sige po, sabi ko na lang, pero wala akong balak na pumunta. Wala kasi akong susuotin. Makarating kaya si Bianca sa birthday ni Warren? Anong gagawin ni Connor ngayon tumitindi ang nararamdamang selos niya kapag may mga lalaking umaaligid kay Bianca? Maibaling kaya niyang pagmamahal niya sa asawa papunta kay Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.